Mula sa channel ni Pinoy Information, mga kapatid, eto ang title, no, nalalapit na pagkaburan ng dolyar. Oy, world currency, mga kapatid, nalalapit na pagkaburan ng dolyar, no? Goodbye dollar na daw sa 2023. Gaano ito katotoo, mga kapatid, at bibigyan natin yan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, mga tol, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay Pinoy Information. Yan, napakarami ng mga malulupit na video matatagpuan natin dito sa channel na to. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so wag na natin patagalin to, mga tol. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pagkabura ng dolyar. Nagdala ang Pilipinas ng exchange rate na 59 na piso kada dolyar noong katapusan ng Setyembre taong 2022. Ang pinakamababang halaga ng Philippine peso sa kasaysayan. Ito ang tinatawag na peso depreciation o ang pagbaba ng halaga ng peso kumpara sa ibang currency. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako noon o hindi eh. Kasi mga tol, no, sa mga hindi nakakaalam, ang sahod dito sa YouTube, no, depende ata kung anong bansa, no. Pero kami kasi mga YouTuber dito sa Pilipinas, sinasahod namin dolyar, mga tol, dollars. So kung 59, kung iisipin mo, mga tol, mataas ang palitan, di ba? Kahit yung mga OFW, syempre, mga padala nila, mataas din ang palitan. Ang problema naman, sobrang taas din ang mga bilihin. Kaya hindi mo alam kung matutuwa ka o hindi eh. No, parang walang nagbago eh. Tuloy natin. Tulad na lamang ng US dollar, alamin natin kung ano ang implikasyon nito sa ekonomiya ng bansa at sa buhay ng milyong-milyong ordinaryong mamamayan. Kung nais mong makasubaybay sa mga palabas sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. Subscribe, Pinoy Information. Ang pagbaba ng piso ay nangangahulugang mas mahal na ang presyo ng mga imported na produkto. Nakabase ang pagdetermina ng halaga ng piso sa floating exchange rate system na nagsusukat ang currency price ng Pilipinas base sa supply at demand ng dolyar. Ang pagtaas ng demand ng dolyar ay nagre-resulta sa paghina ng kapangyarihan ng peso. Dahil USD ang ginagamit na currency sa global na merkado, kinakailangan ng bansa na maglabas ng mas maraming peso para lamang makabili ng imports. At sa kalaunan, mas mahal din ang benta ng mga imported sa mga mamimili. Ang pinakaangkop na halimbawa ay ang langis. Naramdaman ng mga commuter ang pagtaas ng singil ng mga driver at chauffeur na nagdulot ng biglang pagmahal ng gasolina. Kaya nga ang babala ng mga komunistang bansa, pati na ng Saudi Arabia sa Estados Unidos, ang nagbabadyang pagbebenta ng mga langis ng gitnang silangan sa maraming tagapamili nito. Subalit, hindi sa pamamagitan ng dolyar at kapag iyon ay nangyari, tuluyang mawawala at mabubura sa mundo ang ipinagmamalaking pera ng Estados Unidos. Sino ang nakikinabang sa exchange rate na nangyayari? Overseas Filipino workers. Mas malaki ang naipapadala nilang pera sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas dahil sa mataas na palitan ng peso at dolyar. Yun ang nga yung sabi ko kanina, no? Hindi mo rin alam kasi kung matutuwa ka o hindi eh. Diba may mga OFW rito na nanonood, mga tol. Siyempre alam naman natin na dolyar yung mga pinapadala nyo, diba? So dahil nga mataas ang palitan, mga tol, eh, yung iba hindi dolyar eh. Diba? Iba yung pinapadala nila kung saan bansa sila galing. Pero dun sa mga nagpapadala ng dolyar, diba? Ay nako, masasabi nyo ba talagang mataas na ang palitan o mataas ang kinita? O dahil sa mataas lang kasi ang palitan? Pero yung bilihin naman, eto maas din naman. So, wala pinagkaiba, no, mga tol? Parang bumili ka ng 10 piso, so may 10 piso ka tapos may binili ka 5 piso. So, kalahati. Tapos naging 20 pesos na yung pera mo pero ang binibili mo naman 10 piso na. So, kalahati pa rin. Diba? Wala pinagkaiba. Ganoon din ng mga exporter.
mas tataas ang competitive position ng kanilang mga produkto at serbisyo sa global na merkado dahil mas mura itong mabibili ng mga dayuhan. Kung gayon, sino naman ang apektado rito? Maaaring magkaroon ng benepisyo ang pamahalaan sa inflation dahil sa exports nito. Ngunit, sa reports ng Philippine Statistics Authority o PSA noong Hunyo taong 2022, halos doble ang dami ng imports ng bansa kumpara sa exports nito na nagdulot ng mahigit 5 bilyong trade deficit. Ibig sabihin, mas malaki ang kakailanganing dolyar ng bansa upang makabili ng imported na produkto. Bukod pa rito, tinatayang lalala pa ang peso depreciation dahil sa alitan ng Russia at Ukraine. Dati mga tol, no, ang ini-import lang natin, mga krudo lang, no. Ngayon kasi lahat ay ini-import na mga tol eh. Yun ang problema na dapat talaga ding solusyonan ng gobyerno, no. Yung ibang mga produkto na dapat hindi na natin ini-import, kumbaga kaya nating mag-produce ng mga ganung bagay, like for example, asukal, 'di ba? Bigas. Dumating sa point mga tol, nag-i-import na tayo ng bigas, asukal, 'di ba? Which is kayang-kaya naman dito sa Pilipinas 'yan. Yung langis, oo, magigets natin at maiintindihan kahit nga nung panahon pa ni dating Pangulong Marcos, mga tol, eh nag-i-import talaga tayo ng mga krudo kasi kailangan natin 'yon, 'di ba? Wala naman tayong sariling production dito dahil nakakabaon pa sa ilalim ng lupa, mga tol. Pero yung ibang mga produkto na pwede naman sanang ginagawa dito sa Pilipinas, wala, kulang ang production natin. Ang taas ng populasyon, kulang ang production, nagmamahal, kaya ang ginagawa ng gobyerno, nag-i-import. Ang mga sanctions sa pag-export ng Russia, pati na rin ang pagbagal ng pag-export ng Ukraine, ay lalong nagdiin sa lumulobong global inflation rate. Isa ang Russia sa pinakamalalaking importer ng krudo sa mundo. Ang pagmahal ng langis na nagmumula sa kanila ay magdudulot ng pagtaas ng magagasta sa produksyon at transportasyon ng mga produkto at serbisyo na magdudulot ng pagmahal ng presyo sa halos lahat ng bilihin. Samantala, ang Ukraine naman ay supplier din ng mga agrikulturang produkto at petrolyo. Marami pang nakakaapekto ng pagtaas ng inflation sa buong mundo tulad ng paghihigpit ng Federal Reserves sa kanilang monetary policy. Magre-resulta ang malaking trade deficit ng bansa sa mas mahinang peso at mas mataas na inflation rate na pagdurusahan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino at consumer ng mga produktong imported. Anong mayroon kapag mahina ang peso kontra dolyar? May dalang good at bad news ang paghina ng peso gaya ng nabanggit kanina. Makikinabang ang OFWs at exporters rito habang maapektuhan ang masa at ang mga consumer. Posibleng mas tumaas ang presyo ng mga bilihin lalo na't halos nakadepende ang bansa sa imports dahil sa pagbaba ng halaga ng peso. Posibleng magsialisa ng foreign investors sa bansa, tataas din ang inflation rate ng bansa. Ano naman ang mayroon kapag mataas ang inflation? Ang inflation rate ay nangangahulugang pagtaas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa pagtaas nito. Lumiliit ang kapangyarihan ng mga mamimili na bumili ng maraming produkto. Halimbawa, ang 1,000 piso mo dati na kayang bumili ng halos 6 na cinema tickets ay kaya na lamang bumili ng 4 sa kasalukuyan. So wala din palang silbi, no? Kahit na yung sinasabi ni Pinoy Information kanina, yung good is para sa mga OFW nagpapadala ng dolyar. So mataas nga ang palitan, 'di ba? Eh mataas naman ang mga bilihin, eh di ganun din, no? Marami ka lang hawak na pera, pero yung buying power wala rin. Base sa bantay presyo na report ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service, Surveillance, Monitoring and Enforcement Group, ang isang buong manok na magkakahalagang 150 noong Setyembre, ika-6 taong 2021, ay pumalo na sa 180 pesos isang taon ang nakalipas. Tinataya ni ekonomista at Albay Representative Joey Salceda na posible pang bumaba ang halaga ng peso sa 65 hanggang 68 kontra US dollar. Kung susumahin
ang pinaka-apektado sa humihinang piso at mataas na inflation ay ang mismong mga mamamayang Pilipino. Ano ang maaaring gawin ng bansa? Ang nakikita na mga posibleng solusyon tungkol sa peso depreciation. Una, marapat umano kumuha ang gobyerno ng supply ng petrolyo sa mga pinagkukuhanan ng bansa mula noon pa, tulad ng Middle East. Dahil sa ngayon nakadepende ang bansa sa China at Russia, bukod rito, dapat rin ang pagpapanatili ng top-level diplomacy upang makasiguro makakakuha ng supply ang bansa sa mga pangunahing pangangailangan nito tulad ng pagkain. Dapat rin natulungan ang domestic producers, lalong-lalo na ang mga magsasaka para hindi na masyadong umasa sa imports. Yes. Sa makatawid, dapat rin na ang mga mamamayan ay magtipid, mag-invest upang labanan ang inflation at suportahan ang mga lokal na produkto. Tama. Nakadepende sa pamamalakad ng gobyerno ang pagresolba ng peso depreciation kung matalino nitong may patutupad ang monetary at fiscal policy ng bansa. Tiyak. Nagustuhan ko yung sinabi rito ni Pino-information yung pag-i-invest, mga tol. No, kung may pera ka, halimbawa may pera ka at ilalagay mo lang sa savings account mo, lalamunin lang ng lalamunin ng inflation rate yan. Meaning halimbawa, mga tol, yung 100 pesos mo, parang nasa 87 pesos na lang ang value niya, no? Kung nakalagay lang siya sa bank account, mga tol, yung banko lang ang kumikita kasi ini-invest nila yung mga pera natin, eh, di ba? Sila lang yung tumutubo dyan, pinapautang, di ba? Papaloan sila, sila lang kumikita dun. Pero yung mga depositor, bibigyan lang yan ng mga 0.0, 0.2, ganun lang, no? Pero kung i-invest mo, magtira ka ng pera mo, no, sa bank account, sa savings account mo, yung mga come and go, ibig sabihin yung pwede mong kunin anytime at pwede ka rin maglagay anytime for emergency lang. Pero yung mas malaking porsyento ng pera mo, yung portion ng pera mo, mga tol, mas maganda yan, i-invest mo na lang, no? Invest mo. O kaya kung wala kang makitang investment, syempre kung kakayanin mo naman, bumili ka ng mga property na over time tataas ng tataas ang value, mga tol. Kasi yung pera mo, liliit ang value niyan, eh. Pero pag halimbawa ay binili mo ng property, imbis na lumiit yung value, tataas ng tataas. Pag halimbawa dumating ang panahon, nagtaas na yung value niya kaysa dun sa binili mo siya. Binili mo siya halimbawa ng 10,000 per square meter, di ba? Tapos dumating ang panahon, naging 30,000 per square meter na siya, mga tol. Eh di, ang laki na ng tinubo ng pera mo nun. Diba? Nasa sa'yo na kung anong gusto mong gawin. Kung ibebenta mo, diba? O kaya kung gusto mo, magpagawa ka ng mga paupahan mo, mga ganong mga bagay, no? Invest mo. Na mas giginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Kaya kung matutupad ang nakagigimbal na babala ng Saudi Arabia, Russia at China sa Estados Unidos, siguradong malulusaw na ang tuluyan ng dolyar. Siyempre, kasama ang Pilipinas na hindi nagagamit noon dahil maging ang bansa ay umaasa lang rin sa langis ng Russia at China. Ang ibig sabihin, kung matutupad ito ngayong taon, tuluyan nang mawawala ang dolyar at mapapalitan ng panibagong pera. Maraming salamat sa inyong pagtangkili. Ito na ngayon matagal natin pinag-uusapan, no? Yung dun sa BRICS, no? Brazil, diba? Russia, India, China, at saka Saudi Arabia, diba, mga kapatid? Yung tama ba, Saudi Arabia? O kung ano man, BRICS, mga tol, no? Ito yung pagsasama ng limang bansa, no? Limang bansa. O South Africa pala, South Africa pala yung S. Na pagsasama ng limang bansa, mga tol, upang makagawa sila ng, hindi na sila gumagamit ng dolyar, no? Meron na ang ginagamit nila, mga tol, tinatanggap na nila yung kanya-kanya nilang currency sa mga bansa nila. For example, pera ng Russia, pwede nilang ipambili ng ganito, o kaya pera ng China na yuan, pwede nilang ipambili ng ganyan, no? Kung sakasakaling magkakaroon sila ng sariling currency, 'di ba? Yun nga tinatawag na BRICS. Kung kailan man maisasakatuparan 'yon, eh talagang matindi ang kalagayan ng matindi ang magiging kalagayan ng dollars noon, mga tol. Kasi syempre, hindi na sa kanila umaasa ang mundo, 'di ba? Meron ng alternatibo o meron ng counterpart, no, na pwede nilang gamitin. Kung halimbawa masyadong mataas ang inflation rate o masyadong mataas ang palitan ng dolyar, 'di ba? At parang nahihirapan sila. Halimbawa tayo, pwede na tayong bumili
ng ating mga pangangailangan gamit ang peso, 'di ba? Ang tindi noon mga tol, 'di ba? Halimbawa, bibili tayo ng langis, ibabayad natin sa kanila Philippine peso, o 'di ba? Laking tulong noon, hindi na natin kailangan ng dolyar. So anong masasabi ninyo mga tol dito sa video na panood natin? Comment down below at syempre, pag-usapan natin 'yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.